Wala talagang katapusan, sir. Wala talagang katapusan. So, nandito ho tayo para i-expose ho sa inyo yung mga dapat ho ninyong tandaan sa pakikipag-deal ho. Sa, napaka-difficult ho kasing makipag-deal sa mga BIR officials. Napakahirap. Number one, sinasabi, violators daw ang mga taxpayer. Pero, para manghuli ka ng violator, eh, dapat malinis ka. O, natatandaan nyo ba yung pare-delikto? O, naintindihan nyo ba yung pare-delikto? Eh, kung di nyo naintindihan, maghanap ho kayo ng dictionary para maintindihan ho ninyo. So, ang topic ko ho eh, negligence. Minarapat kong discuss to kasi ano eh, mapantot ito eh. Mapantot at mabantot. So, nakatanggap po tayo ng isang donasyon sa ating mga tagapakinig. Ito ho yung donasyon. Nagbigay ho yung RDO. Ginajustify nung RDO. Nagreklamo yung presidente nung company. Ayun. Ayan. Yung presidente ng company nagreklamo kasi yung revenue officer, eh 180 day na yung LOA. So, para maintindihan ninyo kung anong itsura ng LOA, ito po yun. So, kung ang date nito is December 7, eh meron ho siya hanggang June. Okay? Meron siyang hanggang June or 180 days mula dito para matapos ho yung audit. Eh, pag hindi natapos, sir, inuutusan ho lahat ho ng RDO. Pag sinabing RDO, Revenue District Officer, matataas ho tao yan, division chief tawag minsan sa kanila. Ang utos ho sa kanila is very simple. I-comply yung batas. Ano yung i-comply? Tanggalin. I-dismiss. Ayun, yun yung sabi ng batas eh. Oh. Kapag yung revenue officer, yung LOA niya is 180 days na, i-dismiss mo. Ayun, yan. Ito yung sinasabi ng batas eh. I-dismiss mo yung revenue kasi there is a gross neglect of duty. First offense dismissal. Itong RDO na to, gina-justify pa, gumagawa pa ng way para hindi matanggal sa serbisyo yung revenue officer. Eh, sinabi na kayo, should not be removed. Sino i-re-remove? Yung revenue officer at saka yung group supervisor. Si sino yung i-re-remove? Pagdating ho dito, ang i-re-remove ho rito, yung mga nakapangalan, hindi ko sinasabi itong mga taong nakapangalan dito yung i-re-remove. Hindi. Sample lang ho ito. Sample. Okay. So, yung mga nakapangalan dito, pag lumagyan, katulad ito, RO, ibig sabihin niya revenue officer, GS, revenue officer ho yan. So, kung yung mga nakapangalan ho dito, hindi ho natapos yung audit from the day na in-issue yun. Halimbawa, December 7, ito ho yung nakasulat, di ba? December 7, tapos bumilang tayo ng 180 days, eh lumagpas na 181, dismissal na yan, sir. Dismissal. So, para siya ma-dismiss, dapat ho, kayong mga taxpayer, tingnan nyo kung naka 180 days na. Siyempre, ano benefit niyan, sir, kung madi-dismiss? Di wala na mag-audit sa'yo. Kung wala na mag-audit sa'yo, di wala kang assessment. Kung wala kang assessment, di wala kang penalty. Kung walang magre-recommenda ng subpoena doon sa TECOM sa'yo, di wala kang criminal liability. Yun yung benefit niyan. Kaya ako, sinasabi ko, kung meron kayong 180 days, pasuspindi ninyo. Ako, mabait pa nga ako eh. Pasuspindi ninyo yung revenue officer. Pasuspindi ng 6 months yan. Pero, ang dapat na ipataw ng mga revenue district officer, dismissal. Eh ngayon, itong kaso na to na binigay sa atin, ayan, ito maliwanag dito. Gross neglect of duty, ang gagamitin daw na penalty is nasa revenue 53-2010. Ulitin ko lang. Ito yung 53-2010. Ayun, oh, sila na mismo nagsasabi. Okay, ano penalty? Dismissal. Ayan ang gross neglect. Dismissal. Sir, pa-dismiss nyo. Pa-dismiss nyo. Hindi nyo yung kapatid. Hindi nyo rin yung nanay at tatay. Hindi nyo yung kaibigan. Diba? Ano bibigay sa inyo?
Pera? Hindi. Sakit ng ulo yan, sir. Minsan, criminal liability ang ibibigay sa'yo. Eh, bakit mo patatawarin, sir? Patatawarin mo yung taong papatay sa'yo? Diba? May planong patayin ka? Diba? Patatawarin mo, sir? Ay, nasa sa'yo yun. May kakulangan ka sa ano, sir? Kautakan. Masyado kang tulungan mo Pilipinas, sir. Pag may mga incompetent na tao na namimit ka, isumbong mo. O katulad nitong presidente ng kampaning to. Ha? Sinumbong niya. Ayan eh, sinabi niya, oy, may negligence. Oh. May sulat siya eh. Oh. Ha? Letter dated, commanding. Talagang mo dapat i-command. Kasi taxpayer ka, sir eh. So pag ganito yung mga revenue officer na nakakausap mo, eh, nakakatamad magbayad ng buwis. Diba? Kaya lang, di magandang mandaya ng buwis kasi bawal yun eh. Pero feeling mo, eh yung binayad kong buwis eh, parang ninanakaw sa akin eh. Bakit? Eh hindi naman nila ginagawa yung tama eh. Ang hinahanap nila lagi ako, pag ako, lagi akong mali. Taxpayer ako, lagi akong mali. Pag sila mali, eh kinocover up pa. Ha? Kino-cover up pa yung mga mali ng mga revenue officer. Huwag naman ganun, sir. So, dito, tine-technical, ang pumirma, ang tine-technical dito, ang pumirma daw nung, ano, nung complaint, eh yung presidente. Tapos, kine-question niya, eh kailangan, eh, accompanied by proof. Pag hindi mo ginawawa, yeah, yan, within 10 days, estoppel ka. Pag estoppel ka, yung pinail mong complaint, void. Ayan o, oh, ayan o, oh, nakasulat o. Oh. Alam mo, sir, mga lawyer naman kayo dyan, di ba? Mga RDO, karamihan niyan lawyer. Karamihan niya, CPAs. Hindi ka naman pwedeng maging RDO. Kung hindi ka lawyer eh. Di ba? So, sir, simple lang eh. Available ho sa internet kung malalaman mo kung yung pumirma ay valid o hindi valid, authority, may authority o walang authority. Check nyo sa internet, may GIS, General Information Sheet, na available ho. Di ba may Memorandum of Understanding ang BIR at saka SEC? May Memorandum of Understanding ang BIR at saka DTI? Ang dali-dali nun, sir. Check nyo lang yung website, pipindot lang ho kayo. Kung ano-ano kasi pinipindot nyo. Pindutin nyo yung computer. Huwag kayo nakatingin sa baba. So, kung hindi ho nyo kayang, o kung wala, kayong mga taxpayer, kinakausap ko kayo. Kung hindi nyo kayang i-demanda, eh, kayo ho'y nagdadagdag ng problema sa ating inang bayan, ang ating Pilipinas. Nanay natin yan eh. So, ang tatay natin dito yung gobyerno. Sino yung pwede nating pagsumbungan? Andiyan dyan yung ombudsman. Andiyan dyan yung civil service. Eh, civil service, magtrabaho ka naman! Andiyan dyan po yung Malacanang. Ayan. Andiyan dyan ang DOJ. Andiyan dyan yung DOF. Andiyan dyan po yung commissioner. O yan. Pwede nyo pagdalahan po yan ng complaint. So, yung nagpadala po sa akin ito, ma'am, ang susunod ng letter ho ninyo dito, bigyan nyo lang nung ng kopya ng GIS ho ninyo and then isumbong ho nyo yung RDO sa higher up. Yan ho yun. Kasi dereliction of duty na po ito, sir. Eh. Diba? Ang sabi ng batas, eh, pag may nakita kang fraud or negligence sa hanay ng mga RO tsaka GS, immediately, sabi ng ganun, mag-recommend ka ng dismissal kay commissioner. Eh dito, hindi. Nakakalungkot itong letter na to. Pag nakakuha kayo ng ganitong letter, eh, magsumbong na ho kayo, sir. Magsumbong ho kayo. Ayan. Tine-technical yung presidente. Presidente na nga pumirma. Diba? Common sense, sir. Common sense. Kulang na sa common sense. Mga lawyer yan. Mga lawyers. Mga CPAs. Mga professional pa. Parang sinampal ako nun eh. Pinampal ako eh. Professional din ako. Tapos mga ganito, mga kasama ko. Magtitinda na lang ako ng ano.
tokwa. So, pag meron ho kayo, gagawa ko. Kung gusto nyo ng assistance, marami ho tayong marerekomendan tao sa inyo na makakatulong sa inyo para ipa-dismiss, para ipa-suspend yung mga incompetent na revenue officer. Okay naman mga revenue officer, tapusin nyo yung trabaho nyo. May mga nabalita nga ako, yung mga revenue officer, para ma-promote. Nag-aaral ng law. May isa pang revenue officer. Sobrang stress. Hindi matapos yung audit ng 180 days. Bakit? Kasi nag-aaral ng law. Inuna yung pag-aaral kaysa sa trabaho. So with that mga taxpayer ko mahal, abangan ho ninyo ha. Naghanap po ako ng 120 tax bookkeepers. Kahit na wala ho kayong alam, training ko ho kayo, 'di ba? Ngayon tatanggalin ko kayo kung ayaw ninyong i-improve yung sarili niyo. Siyempre kailangan naman po ninyong i-improve ang sarili niyo, mga taxpayer ko mahal, ha? So with that, peace and happiness be with you. Masayang hanap buhay, masayang buhay. See you in my next video at sa mga video ko pang available dyan sa internet.